Hank the Lubhasa ay isang pelikulang Pilipino na idinirehe ni Armando Garces at ipinalabas noong 1985. Ito ay pinagbibidahan ni Fernando Poe Jr. bilang si Dr. Jimmy De Guzman, isang magaling na manggagamot na kilala sa kanyang natatanging abilidad at dedikasyon sa propesyon. Sa kwento, si Dr. Jimmy ay isang doktor na kilala hindi lamang sa kanyang kahusayan sa medisina kundi pati na rin sa kanyang malasakit sa kanyang mga pasyente, sa pamamagitan ng kanyang natatanging pamamaraan sa paggamot at kanyang tapang na harapin ang mga pagsubok, naging inspirasyon siya sa kanyang komunidad. Pagkaraan ng 2 taon siya ay nagbalik at nagiganti sa mga taong pumatay sa kanyang pamilya. At nang nahanap na niya ang 2 sa pumatay ng kanyang pamilya at ng pamilya de Mayuga, ay hindi siya kagad namumukhaan ng mga kalaban dahil may 2 taon na mula noong pinatay nila ang kanyang pamilya, kaya nang nagpakilala siya ay biglang nagulat ang mga kalaban niya at mayroon pang isang sumali sa laban nila. Sinabihan niya ang mga taong kasama ng mga kalaban niya na 2 lang ang pakay niya at kanyang tinuro nga sila at nagsabi, yung mga hindi kasali ay lumayo na at dali-dali namang lumayo ang mga taong hindi kasali ngunit mayroong isang sumali sa kalaban. Kaya yung mga naririto na hindi kasama lumayo na. Dahil papatayin kong 2 ito eh. Nagsipag-alisa na ang mga tao na hindi kasama ngunit nagpaiwan yung isang sumali na mahaba ang buhok kaya pati siya ay itinumba na rin ni Dr. Jimmy. Ano yan? Kasama ako. Di tutumba rin kita. Kaya alerto na ang mga kalaban upang labanan nila si Dr. Jimmy. Akala nila maunahan nila siya sa pagbunot ng baril ngunit napakabilis ng kamay ni Dr. Jimmy at yun, bulagta ang 3. At nang mapatay na niya ang 3 ay hindi muna siya kagad umalis, sinigurado muna niya kung talagang sila ay patay na, at tumingin siya sa paligid upang tiyakin na wala ng ibang kakampi ang mga kalaban. May napansin siya na parang yung isa ay humahanap lang ng tiyempo para dadampat ng baril pero hindi naman kagad binaril ni Dr. Jimmy para maging patas naman siya sa paningin ng iba. Sa pagtalikod niya ay yun na nga tahimik na lumapit ang isang mama sa baril para kunin niya at barilin si Dr. Jimmy. Hindi niya alam na naka-alerto na si Dr. Jimmy at kaunting kaluskus lang ay pinunteryan niya kagad ang mama at yun bulagta pa rin. Matapos patayin ang kanyang pamilya, si Dr. Jimmy ay bumagsak sa matinding kalungkutan at galit. Sa gitna ng kanyang pagdadalamati, nagpa siya siyang hanapin at maningil sa mga pumatay sa kanyang mahal sa buhay. Daladala ang kanyang taglay na dalubhasa sa paggamot, naglakbay siya sa iba't ibang lugar upang mahanap ang mga salarin. Sa kanyang paglalakbay, nakilala ni Dr. Jimmy ang iba't ibang mga tao at natutunan niya ang iba't ibang uri ng kahirapan at kaguluhan sa lipunan. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, lumalim ang kanyang determinasyon na makamit ang katarungan para sa kanyang pamilya. Sa bawat pagkakataon na may pagkakataon siyang makilala ang mga taong nasa likod ng pagpatay sa kanyang pamilya, pinili niyang gamitin ang kanyang talino at pagiging dalubhasa upang makamit ang kanyang layunin. Sa bawat laban na kanyang pinasok, ipinakita niya ang kanyang husay sa paglaban at ang kanyang tapang na hindi magpapatalo sa kanyang misyon. Sa huli, matagumpay si Dr. Jimmy sa kanyang paghihiganti. Ngunit sa halip na manatili sa pagkagalit at poot, naging inspirasyon siya sa iba na magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanyang kwento ay nagturo sa mga manunood ng halaga ng pag-asa, determinasyon, at pagpapatawad sa gitna ng matinding pagsubok at sakripisyo. Magparte naman tayo dyan eh. Dapat lang siguro. Yun ang maganda nun. Walang gagalaw sa inyo. Ano ito? Sumama kayo sa akin ng mahinahon. Anong sinasabi nito? At sino ka ba? Madaling tandaan. Mabanggit lang ang pangalan ni Judge de Mayuga. Doon ang matay ang pamilya ko. Ayoko nang maulit pa nangyari sa talamban. Laki na kailangan pumatay pa ako. Kaya sumama kayo sa akin ng mahusay. Sa eksena na iyon, habang siya ay lasing at napadpad sa isang beer house, nakita niya muli ang mga taong responsable sa pagpatay sa kanyang pamilya. Sa gitna ng kanyang galit at pagkapuspos ng alak, nag-alsa siya ng kamay at pinagtuos ang kanyang mga kaaway. Dito ipinakita niya ang kanyang determinasyon na magbayad ang mga salarin at makuha ang katarungan para sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng isang mapanlabang pag-atake sa beer house. Sa gitna ng laban sa beer house, lumitaw ang tapang at determinasyon ni Dr. Jimmy na makamit ang katarungan para sa kanyang pamilya. Sa bawat putok ng baril niya, ipinakita niya ang kanyang lakas at husay sa pakikipaglaban.
Sa huli, matapos niyang ubusin ang mga pumatay sa kanyang pamilya, nagpasya siyang huwag lamang maningil ng personal na katarungan kundi tulungan din ng ibang tao laban sa kasamaan at katiwalian. Ipinakita niya na ang pagkamit ng katarungan ay hindi lamang tungkol sa personal na paghihiganti kundi sa pagtulong sa iba at pagsusulong ng kabutihan sa lipunan. Ang Dalumhasa ay isang pelikulang aksyon na nagtatampok kay Dr. Jimmy bilang isang dating sundalo na nagpasyang manatiling tahimik pagkatapos napatayin ang kanyang pamilya ng mga kriminal. Sa paghahanap sa mga salarin, napadpad siya sa isang lugar kung saan sumali siya sa isang medical mission at naging tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga nanggugulo at nangungutong. Sa isang pagkakataon, nag-cross ang landas niya sa isang pulis, kapatid ng mga pasaway, at nagkaroon sila ng pagtatalo na nauwi sa pag-agaw ng baril. Sa pelikulang Ang Dalubhasa, matatagpuan din ni Dr. Jimmy ang sarili sa gitna ng pakikibaka ng mga tao laban sa katiwalian at kasamaan sa lipunan. Sa kanyang pagiging katulong sa medical mission, nagamit niya ang kanyang kasanayan sa pagtatanggol at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang kwento ay nagpapakita ng kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang sugatan na tao na puno ng galit patungo sa kanyang pagiging tagapagtanggol ng kanyang kapwa at pagsisikap na mabago ang lipunan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at adhikain. Maaari ring makita ang tema ng pagbabago at pagbabalik loob sa pamamagitan ng karakter ni Fernando Poe Jr. Ipinapakita ang proseso ng paglilinis ng sarili at pagpapatawad sa kabila ng sakit at pagkawasak na dala ng trahedya sa kanyang buhay. Ang pagtulong sa iba at pagpapalakas ng mga mahihirap ay nagpapakita rin ng tema ng pag-asa at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok at pagkakamali sa buhay. Bukod sa kanyang paghahanap ng katarungan, ang paglalakbay ni Dr. Jimmy ay nagdulot din sa kanya ng mga bagong kaibigan at kasama sa pakikibaka. Sa bawat lugar na kanyang dinaanan, nakatagpo siya ng mga taong mayroong mga pangarap at hangarin na makatulong sa lipunan. Sa kanilang pagkakakilala, naging inspirasyon si Dr. Jimmy sa kanilang mga buhay, at nagkaroon siya ng mga kakampi na handang sumuporta sa kanya sa kanyang laban para sa katarungan. Sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, nagtutulungan sila upang labanan ang katiwalian at kasamaan sa lipunan. Sa proseso, natutunan nilang mahalaga ang pagtutulungan at pagkakaisa upang malabanan ang anumang uri ng kahirapan at kaguluhan. Sa tulong ng kanyang mga bagong kaibigan at kasama, nagtagumpay si Dr. Jimmy sa kanyang misyon na makamit ang katarungan para sa kanyang pamilya at para sa mga taong nangangailangan ng tulong at pag-asa. Sa huli, bukod sa paghihiganti, ang kwento ni Dr. Jimmy ay nagbigay diin din sa halaga ng pagkakaisa, pagtutulungan, at pagmamahal sa kapwa bilang mga instrumento para sa pagbabago at pag-asa sa lipunan. Yan kuya! Ano man talaga ang gusto mong palabasin, ha? Tayo ka lang dito eh! Nagpapaandar ka na? Sa dinami-dami ng tao rito, kapatid ko pa ang kilala mo? Tinanong ba sa kapatid mo kung anong pinagmulan? Hindi na importante yun! Nagkamali ka na sila kasaan! Sarge, pakiusap lang. Baka pwede natin pag-usapan to na maayos sa loob. Huwag kang makialam dito, Connie, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Dapat lang na panagutin ko ang taong ito. Wala akong dapat panagutan. Umawat lang ako. Awat ba yun nakita? Ako ang pulis, hindi ko ginagawa yun eh. Pulis siya! Kaya gampanan mo pagka-pulis mo! Itong kapatid mo, bantayan mo sa ginagawa niya pananakot, pangungutong at pangugulpin sa mga tao rito. At sinasanggalan yung pagka-pulis mo. Ang ibig mo sabihin kung sinisintura ko? Hindi ba? Puta! Gusto mo itong bakita rito? Madaling sabihin yan eh. Hindi mo lang alam, sir. Hindi tayo talo. Oh, bakit hindi mo sinabi agad? Ay, lutin mo mga bala!